Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi pong muli sa ating talakayan. Ito tayo sa pang-13 nating talakayan. Title po nito yung Lihim ng Lihim na Karunungan. Apo, ayun po yun, lihim. Dahil yung lihim na karunungan ay may lihim din. Okay? Ito hindi natin to alam eh. Hindi natin nasusundan yung kwentong to. Pero hindi lang po ito kwento, katotohanan to talaga. Kasi ang lihim na karunungan ay merong pagkakabahabahagi o pagkakaparte-parte. Pagkakaano po yan eh. May pagkakahiwalay at minsan eh pagkakadugtong at pagkakabuo. Tapos po, hindi nga halata, kaya tayo mga nahihilig sa pag-aaral ng lihim na karunungan, hindi rin natin nasusuri. Hindi po tayo nakapagsuri. Basta ang gusto lang natin, pasok tayo sa ganung gawain. Kasi gusto natin malaman, gusto natin alamin yung mga ganung aral na akala natin, nasa maganda palagi yung tinatahak nating daan ng pag-aaral para sa ganung bagay. Ano? Pero hindi po eh. Kahit gusto natin na yun, maisakatuparan natin yung ating mga naisin, hindi po natin natatantya na mayroon pala na mga hati-hati ang mga yan. Kaya nga, pag hindi po natin ginamit ng ating pakiramdam, yung ating pangdama, na dapat sana, una pa man, alam na natin yun, para kahit papano, maitama natin, mapansin kagad natin, na meron pala tayong mali, o merong namamali. Kasi po, pagtahak niyan, ano, pagtahak ng lihim na karunungan, yung pagkanalaman niyo yung pagkakahati, baka sa bandang huli na, saka kayo matauhan, na yung pinag-aralan niyo pala, wala tayong kaalam-alam, merong kakaibang mga pangyayaring may dudulot sa ating pagkatao. Kasi po, ito yan. Kung ikukumpara natin, kunyari, Biblia. Ito, hayag na karunungan ang Biblia. Spiritual din, ha? Spiritual. Pero halos lahat dyan ay sinasabing, ano, para bang ang banggit, kung ating lilimiin maigi, mas lamang po yung tama. Puro sa mga bagay na mabuti, nakapatungkol ang Biblia, nagaguide tayo sa magandang ano, sa magandang tahakin. Pero po ang lihim na karunungan ng pag-i-spiritual meron pong pagkakahati-hati. Meron po yung sinasabing kaliwa o kanan, kung narinig niyo sa mga ibang nag-aaral niya, mga veterano o mga nakakaalam ng kahit konting background lang ano. Meron tinatawag na kaliwa kanan, puti o itim. So, kung may puti at itim, ano yun? Hindi ibig sabihin parang tama at mali, liwanag at dilim, mabuti at masama. Para bang karunungan ng liwanag at karunungan ng dilim. So, yun po yung sekreto, yung lihim, ng lihim na karunungan na hindi natin napapansin. Hindi po natin napapansin yun. Kailangan lang po natin talakayin. Para kahit papaano, may guide sa atin yung ating kaisipan na narinig natin na ganun, o may nabanggit sa inyo yung ganyang bagay. Kahit papaano po, malaman nyo sarili nyo at matanong nyo, alin ba sa dalawang yun ang napasok nyo o ang tinatahak nyo o tinatahak natin? Alin na kaya doon? Alin doon ang kaliwa? Alin doon ang kanan? Alin doon ang puti? Alin ang itim? Alin ng liwanag? Alin ng dilim? Diba? So, yung po mga katanungan na yan, hindi natin, nahirapan tayong tanungin yan sa mga may nagtuturo, ano? Meron kayong tagapagturo. Medyo mahihiya po kayong tanungin yan. Mahirap po. Totoo yun. Parang mag-aalangan kayo. Kaya nga, yung pagka tayo nahuhumaling sa ganyang pag-aaral, para bang libangan lang, ano? Libangan, baka sakali, magtanong-tanong po tayo sa mga kasamahan, sa mga may alam, o mag-research po kayo. Kasi, pag hindi nyo natansya kung para saan kayo, yun nga, mga nakaraan pagtalakay natin,
ang gusto mo ay sa ganung bagay lang, ayun pala, punta ka sa kabilang uri ng pag-aaral, pag-uri ng daan, eh, lihis na po, diba? Malilihis kayo. So, kung meron po kayong ganyang kinahumalingang gawain, mag-urirat po kayo. Magtanong, mag-obserba, kung sino mga kasamahan nyo sa pag-aaral niyan, alamin nyo sa pakiramdam nyo. Kung may nagtuturo naman, eh, may mga guro kayo, maestro, pakiramdaman nyo ang kanilang mga pamamaraan, ang mga pananaw na akma ba sa inyo? Or okay lang ba yung mga ganong gawain nila? Kung tama sa inyong panlasa, tama sa inyong pandama, maaring nasa maganda po kayong daan. Kaya naman, mas mausisang pakiramdam at pag-aaral ang gamitin nyo. Yung kutob po ninyo, anong pahiwatig ng kutob sa inyo? Pagka nag-oras yan, nagdadasal po ba kayo eh, ano ang pakiramdam ninyo sa inyong sarili? Ba? May pagbabago ba? Alamin po natin yun. Ano bang pagbabago? Ano ba yun? Negatibo? Positibo? Dahil sa pag-aaral o pag-uusal ng ganyan? Sa pang-araw-araw bang gawain natin eh, ano ba ang nangyayari? Maganda ba ang resulta? Produktibo? Ano pa? Ano bang pwede nating masipag? O ano ba yung mga positive? Positive pong pag-aralan alamin ninyo sa inyo sa mga sarili. O na nahihilig ba kayo? Napapalapit kayo sa mabuting gawain? Diba? Yung mga kinikilos ba natin? Eh, tsaka pag-ugali, umaakma ba tayo sa tamang sitwasyon? Kasi po, ang unang mapapansin dyan, ang karamihan, nag-aaral niya, nagiging nagiging pasintabi sa mga nagsimula o nag-aaral, no? Nagiging pong mayabang sa sarili at sa ibang tao. Yun po ang unang napapansin. Simpleng bagay lang po yun, no? Minsan, likas yun sa tao. Kaya, kailangan natin Kaya, yung lihim na sinasabi natin, ng pagkakahiwalay-hiwalay nun. Kaya ang biruan, pagka may ano ba yung, ano mo, puti ba yan o putian? Mga ganun. Ano ba yan? Itim ba yan o putian? Yun ang kanilang mga kanilang biruan na tanungan. Kasi nga po, huli na, bago malaman nila na ang natahak nila ay merong mga ganun palang bagay. Kaya po habang tayo tumatahak ng kalaliman ng pag-aaral ng karunungan yan, mas maganda po na palalimin din natin ang pakipag-ugnay natin sa Panginoong Diyos natin na may lika, na para sa ganun, habang maaga pa, eh, maigabay tayo ng ating Panginoong Diyos sa tamang gawain, tamang daan o tamang linya, tamang pagtahak natin. Kasi ang Diyos, kapag tayo ay tama ang ating pakikipag-ugnay sa Kanya at nagkataon tumatahak tayo sa mga ganyang kakaibang pag-aaral ng espiritual, ay gagamot po yan ng gagamit ng Panginoon ng instrumento. Maaring ang tao o mga aklat, mga sulatin o mga bagay na magbubukas po sa ating kaisipan para mapag-aralan natin o parang clue yan eh, parang ano yan eh, parang tip para malaman natin kung tama ba pinagagawa natin? Tama ba yung tinutumbok ng ating hangarin? Kaya kung magbabasa rin po tayo ng Biblia, malaking bagay po na ang Biblia ay palagi nating binubuksan, binabasa, inaaral, tinatanong sa mga nakakaalam. Para po kahit papano, tayo mga nag-aaral ng mga ganyang kakaibang lihim na karunungan na sinasabi, eh, maigabay po tayo ng Biblia. Ang Biblia po, hayag na karunungan. Yung pinag-aaralan, yung binabanggit natin, lihim o sekreto ng karunungan. So, bakit sinekreto? Kasi nga po, yun, nabanggit natin kanina, yung pagkakahati-hati na hindi naman dapat na sekreto po yan eh. Pero, bakit kasi sekreto kung mapapahamak ang mga tao, di ba? Kaya nga sabi ng iba eh, sa ngayon, nabubulgar na ang karamihan ng although dati na, nangyayari yan, pagtatalaka dyan, ng mga ilang-ilang grupo. Pero yung, eto sa ngayon, mas dumarami, tumatalakay sa pag-aaral niyan dahil nga, ang
maraming nananawagan, marami ang gustong magkaroon ng maraming kasamahan sa paglaban sa mga masasama na nagkakalat na nga sa larangang espiritual, ano po, larangang espiritual yun. Mangilan-ngilan lang po yung ano eh. Mangilan-ngilan lang po ang lumalaban eh. Kaya nananawagan sila ng mga may angkin na ano na kaloob ng Diyos para maging isa sa mga mandirigma o warrior or manggagawa ng spiritual. Okay, balik po tayo dun sa kung kayo naman eh ano no. Nag-aaral kayo. Personal po, personal. Doon lang kayo sa mga binabasa nyo through kung anumang instrument o anumang gamit yung pagkukunan ng mga impormasyon. At wala po kayong guro, walang maestro, walang supremo, wala kayong kaalam-alam sa ano basta't gusto nyo lang. Mas marapat po na ano na manalangin tayo, tumawag tayo sa Diyos. Mas marapat na doon tayo kukuha ng ano, kalakasan, yung pakipag-ugnay natin sa Kanya, sa Panginoong Hesukristo. Para po tayo bigyan ng ano, ng linaw ng kaisipan. Malinaw na kaisipan, malalim na pangunawa sa yung binabasa, ng mga sinasaulo, mga salita. Mahirap po yun eh. Mahirap yun. Talaga mag-ano yung dila, umbaga, katang yung mata't kaisipan. Dahil nga, kakaiba yung mga salitang ginagamit na hindi nakasanayan ng ano, kung ano man lengguahe yung ginagamit nyo, ano, o natin, anumang dialekto, parang hindi tugma sa mga banggit ang mga bagay na nasa lihim na karunungan o lihim na kaalaman ang mga pag-aaral niyan. So yun nga po, kung sakali na palagi tayong tatawag sa Diyos, eh may papadama sa atin kagad ng Panginoon kung tama o mali yung ating ginagawa, yung pagtahak natin. Kung sumasablay ba tayo or kasi may mga tao na umaasa sa sarili, banat lang banat, hindi alam mo sasablay o hindi, or sasabit, or mapapahamak. Wala pong ano, basta yung gusto lang niya, go, 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 dire-dire-diretso. Dahil nga gusto niya makamit yung nais niya na magmumula doon sa kanyang pinag-aaralan. So, yun nga po, ano, yung sa kadahilanan ng ano, LNK, may pagkakahati-hati, ano, yung katuruan po, yung sinasabi natin na meron dyan purong putian, meron po dyan. So, pagputian, halos karamihan yan, eh, kabutihan. Kabutihan po ang ginagawa niyan. At yung isa naman, eh, yung purong kadiliman, yan po yung parang black magic. Or mga kaalaman na ginagamit sa masasama. Yan po yung kasalukuyan na papanood natin na nilalabanan ng mga taong may puting kaalaman para supilin yung mga masamang gawi o gawa nila sa tao. Yun po yun. So, yun ang puti, yun ang itim. Ngayon, meron naman na magkahalo. Halo po yung puti at itim. Kumbaga, 50-50 ang kanilang kaalaman. Marunong sila in both ways. Na yan din po ang ibang nakakalaban ng ating mga manggagamot na merong mga tao talagang ganun. Kaya nilang gumawa ng mabuti at masama. So, meron din na ilang bahagi lang ang masama. Sabihin natin parang, kumbaga po, ang ratio natin, 80% na mabuti, maputi, and 20% na masama, o sa dilim. Or sabihin natin na yung kabila eh, 80% na madilim, o maitim, o masama, and 20% na mabuti. So, ang tanong, alin po dyan ang natatahak natin? Alin po ang natutumbok natin na pag-aaral, di ba? So, yung mga yan, yung mga porsyentong yan na hindi natin alam sa ating pag-aaral, wala tayong kaalam-alam na ganun ang tinatahak natin. Ngayon po, ang tanong yung sarili o tanong natin sarili, paano natin masasagot yan? Di ba? Kaya nagbigay tayo ng mga konting tips dito na pwede nyo sundan kung paano ba kahit pa paano madetect ng kahit kaunti o bahagya yung mga ganyang pag-aaral. Kayo na po ang ano eh. Kasi yan, ang ating Diyos po mag-uhusga sa atin kung tayo makakapasa. Pero makapasa tayo sa anumang bagay na yan, may mali at tama. Eh, Diyos din po. Diyos ang uhusga sa atin.
kung tayo sobra na sa mga ginagawa natin at may kamalian na, Diyos pong maghuhusga kung kailan kakalos sa mga taong nakakagawa ng hindi maganda na ginagamit ang karunungan nila sa spiritual. Okay po, magandang gabi. Sa susunod po uli nating pagtalakay ng iba pa mga usapin. Salamat.